Nagkaisa naman ang halos lahat ng kongresista para muling patawan ng suspensyon si Congressman Teves. Nalalagay daw kasi sa kahihiyan na ang Kamara dahil sa pagmamatigas ni Teves na huwag umuwi sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marianne Enriquez. Hindi natin papayagan na sirain ninuan ang integridad ng Kongreso. Walang personalan dito. Yan ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng desisyon ng Kamara na muling suspindihin sa loob ng 60 araw si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves Jr. 285 na mga kongresista ang pumabor sa suspensyon. Walang tumutol habang solong nag-abstain si Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez. Sinibak din si Teves sa lahat ng kanyang komite sa Kamara, kabilang ang pagiging Vice Chairperson ng House Committee on Games and Amusement at miyembro ng House Committee on Legislative Franchises at ng Committee on Nuclear Energy. Ang panibagong parusa ay dahil sa patuloy na disorderly behavior at sa kanyang absence without leave sa Kamara. Sa report ng Ethics and Privileges Committee, sinabi nilang ang pag-apply ng political asylum ni Teves sa Timor-Leste ay malinaw na pinapakitang walang intensyon ng kongresista na bumalik sa kanyang trabaho. Naunang sinabi ng House Ethics Committee na mas matinding disciplinary action ang ipapataw kay Teves at isa sa mga parusa ang pagpapatalsik sa kanya sa Kamara. Pero habang hindi pa nangyayari yan, nanawagan kay Teves ang kapartido niya sa Nationalist People's Coalition. The plea is, Kong Arnie, please think of this not as an attack on you, but please look at it as a lifeline. Kong Arnie, take the lifeline. Please come home. Pebrero nag-file ng medical leave sa Kamara si Teves at bumiyahe sa ibang bansa. Mula noon, hindi na siya umuwi matapos madiin sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo noong Marso. Sagot ng kampo ni Teves sa panawagan ng kanyang kapartido, may mabigat na dahilan kung bakit ayaw umuwi ng kongresista. We respect the appeal of his party mates, but maybe they're making that appeal because they are not privy to the information that we have with respect to the personal safety and security of Congressman Teves. Pinag-aaralan naman daw nila ang mga legal at administratibong hakbang na pwede nilang gawin kaugnay ng panibagong suspensyon na ipinataw ng Kamara kay Teves. Nagbabalita mula sa Frontline, Marianne Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.